filing ng Certificate of Candidacy, naging generally peaceful. Lalaking nanguha ng cellphone sa kalibo, hinila at pinaghahampas. Groundbreaking ceremony ng Water System Level 3 sa Tangalan isinagawa. Online registration para sa qualifying examination ng PGCSP binuksan na. 30 na mamalalayong paaralan sa CAPES binigyan ng kagabitan. Aso, nagtrending sa social media dahil sa pagdagkap nito ng parcel sa kanyang amo. Driver ng series bus at multicab, nagkainitan at nagkasakitan. National Housing Authority, namahagi ng financial assistance sa mga naapektuhan ng bagyong Paeng sa Malay. Tricycle driver, patay, matapos na sumalpok sa nakaparadang tricycle sa New Washington. Dagdag benepisyo para sa Malay non-PWDs, batas na. Bon, Provincia ng Aklan. Sa mga Kalibu Cable subscribers at mga aklanan sa buong mundo, ito ang Kalibu Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibu Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang balita ng aming nakalap ngayong araw October 10, 2024. Paghahain ng kandidatura para sa matataas na posisyon naging generally peaceful. Tentative tally inilabas na. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Walang naitalang major incidents, mapayapa at naging organisado ang filing of Certificate of Candidacy para sa mataas na posisyon na ginanap sa Commission on Election Aklan nitong October 1 hanggang 8, 2024. Wala talaga sa naging problema. As expected, organisado, no? Secure ng ating pagpatigayan sa filing. So, wala man isang reported toward incident. Batay sa official tally, 3 ang naghain para sa provincial governor at 2 naman ang naghain sa pagkabise gobernador, habang 2 rin ang nagnanais para sa posisyon na House of Representatives sa 1st District ng Aklan at 5 naman sa 2nd District. Samantala, parehong siyam ang aspiring candidate, sasanggo niya ang panlalawigan sa 1st at 2nd District. Nika Bautista, Kalibu Cable News. Hinila at pinaghahampas ng mga kalalakihan ang isang lalaki matapos na malaman na ito ang kumuha ng cellphone. Sipa at hampas ng helmet ang natamo ng isang lalaki matapos na manguha ito ng cellphone sa may bahagi ng Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Base sa investigasyon ng Kalibo PNP, sakay ng multicab si alias Christian, 22 anyos na lalaki, residente ng Barangay Ugsud, Banga, Aklan, papuntang Kalibo. Bababa na sana siya ng multicab nang bigla na lang siyang sinipa ng lalaking si alias Ken at hinila ng 2 pang mga lalaki na sina alias Rino at alias Rolly, sabay hampas ng helmet sa ulo ni Christian. Sinasabing sinunda ng 3 si Christian dahil nalaman umano nilang siya ang nagnakaw ng cellphone ni alias Ken. Agad naman silang inawat ng mga tao sa lugar at dito na nagresponde ang mga kapulisan ng Kalibo Municipal Police Station. Sa ngayon ay in-refer ng Kalibo PNP ang naturang insidente sa Barangay Justice System para sa karampatang disposisyon. Ako si Ari Chibrianes at ito ang Kalibo Cable News. Isinagawa sa Tangalan ang groundbreaking ceremony para sa isa sa gawang Water System Level 3 project para sa 3 barangay. May detalye sa balitang yan, si Ray Marchadasio. Naging matagumpay ang isinagawang groundbreaking ceremony sa Tanghalan para sa Water System Level 3 na proyekto nitong October 9. Ang naturang proyekto ay abot sa 13.3 milyon pesos sa tulong at suporta ng Local Government Support Fund, Support Assistance for Participatory Budgeting o SAFPB. Ang proyekto ay naglalayong palawakin at maisaayos ang distribusyon ng supply ng tubig sa loob ng iilang barangay, kabilang ang Afga, Dumatad, Kawili, Poblasyon at Tagas. Ayon kay Provincial Director Dino A. Ponsaran ng CESO Region 5,
5 sa pamamagitan ng maayos na akses sa tubig, masisiguro ang positibong dulot nito sa kalusugan ng mga mamamayan, kalinisan at ang ekonomiya ng tanghalan. Ang proyekto ay inaasahang magsisimula sa susunod na taon. Ray Marchido Show, Kalibo Cable News. Nag-umpisa na ang online registration para sa isa sa gawang qualifying examination ng PGCSP. May details sa balitingan si Nicole Nabor. Masayang ibinahagi ni Honorable Jose Joan Miraflores na nag-umpisa na ang online registration para sa isa sa gawang qualifying examination ng Provincial Government College Scholarship Program o PGCSP noong October 9, 2024. Ayon pa sa kanya, madadagdagan ang ilalaan ng budget sa susunod na taon upang mas marami pa itong matulungan. Ang nasabing online registration ay magtatagal sa October 9 hanggang 31. Naglabas rin sila ng mga requirements na kakailanganing isumite upang makapag-apply. Layunin ng programa na ito na matulungan ang mga college student sa kanilang mga pangangailangan. Nicole Nabor, Kalibo Cable News. Sa balitang probinsya, nabigyan ng kagamitan ang 30 ng mga malalayong elementary school sa tulong ng gobyerno probinsyal at ng Department of Health. May detalye sa balitang yan, Sir Raymar Chudosho. Sa probinsya ng Capiz, sa programang Last Mile School ng Department of Health Region 6, 30 na laptops, 30 na printers at 30 rin na 55 inches flat screen TV ang ibinigay sa 30 na mga malalayong paaralan nitong October 9. Aabot sa 11 million pesos ang pondo na nakalaan sa naturang programa kung saan 21 na mga paaralan ang natulungan. Naisagawa ang programa sa tulong ng gobyerno probinsyal at ng Department of Education Capiz Division na naglalayong solusyonan ang kakulangan ng mga kagamitan sa pag-aaral ng mga kabataan sa mga liblib na lugar. Samantala, prioridad ng gobyerno ang sektor ng edukasyon upang mabigyan ng importansya ang paglinang ng kalaman ng mga kabataan. Para sa Balitang Probinsya, Raymar Chido Show, Kalibo Cable News. Sa Balitang Trending, trending ngayon sa social media ang video ng isang aso na tumanggap ng parcel ng kanyang amo mula sa isang delivery rider. May detalye sa balitingan, si Nicole Nabor. Trending ngayon sa social media ang video ng isang asong tumanggap ng parcel ng kanyang amo mula sa isang delivery rider. Tumatalon-talon pa ito at tila'y excited na makuha ang parcel. Nang matapos na itong kunan ng litrato ay binigay na niya ang daladala niya sa aso na agad namang pumasok sa loob habang kagat-kagat ang kinuhang parcel. Umani naman ito ng nakakatuwang reaksyon sa social media. Ayon sa isang netizen, Kobe, unboxing naman dyan. Dagdag pa ng isang netizen, excited pa siya. Ang video na ito ay umabot naman ng mahigit 357,000 likes, 3.9 million views, 900 comments at 7,000 shares. Para sa Balitang Trending, Nicole Nabor, Kalibo Cable News. Nagkainitan at nagkasakitan ang driver ng series bus at multicab kung saan unang sinuntok ng multicab driver si alias Ronald na tumama sa pisngi kaya naman nagpumilit ring gumante ang driver ng series bus. Nagkasagutan hanggang sa nauwi sa sakitan ang mga driver ng series bus at multicab sa may kahabaan ng Osmeña Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. Batay sa investigasyon, nangyarang naturang insidente nitong ikasyam ng Oktubre, bandang alas 6:41 ng umaga. Kinilalang driver ng series bus na si alias Ronald kung saan ang galing ito sa Katiklan at pagdating sa lugar ay bigla umanong nag-overtake ang multicab na biyaheng Bangat o Kalibo. Kapwa tumigil sa pagmaneho ang dalawang driver at bumaba sa kanilang mga sasakyan at dito na nagkasagutan at nagkasakitan. Unang sinuntok ng multicab driver si alias Roland na tumama sa pisngi kaya naman nagpumilit ring gumanti ang driver ng series bus. Dito ay kumuha na ng tubo ang driver ng multicab at mayroon ding hawak na kahoy ang driver ng bus. Umawat naman ang isang miyembro ng Kalibo Auxiliary Police upang hindi na lumala ang away ng dalawang driver. Nagresponde ang mga kapulisan sa pinangyarihan ng insidente at kaagad na inawat ang dalawang driver. Ako si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.
Hala, hamant ara. Ano natabo? Nagdasig ta among internet. Ay, oo nga ni, no? Tama, mas pinadasig doon ang internet ni Kalibo Cable. Pero 15 Mbps, naging 30 Mbps. Do 25 Mbps, naging 50 Mbps. Pero 50 Mbps, naging 100 Mbps. Do 100 Mbps, naging 150 Mbps. Pero 150 Mbps, naging 200 Mbps. Do 200 Mbps, naging 250 Mbps. Pero 250 Mbps, naging 300 Mbps. Best of all, libre na! See you sa Kung existing subscriber ka, ipakita ang latest proof of payment sa pinakamalapit namong satellite office sa inyong lugar. Ayaw kong pili araw mahinay. Pili araw pinakamadasig, agad hindi kita magsalig sa loading ng pagpalangga. Papa, maraming okasyon na hindi namin siya kasama dahil sa trabaho niya. Hindi rin kami nakakakain ng sabay-sabay kasi palagi siyang wala. Sundalo kasi ang papa ko. Matapang na sundalo. Sa paglipas ng panahon, unti-unti ko pong naiintindihan kung bakit nagsundalo ang papa ko. Proud na proud ako kay Papa. Bukod sa 49 medals at Medal of Valor na natanggap niya, proud din kami sa mga pilat na nagmarka sa kanyang katawan. Patunay yun ng kanyang katapangan. Lahat ng sakripisyo ni Papa nagbunga para sa pamilya, para sa bayan. Ako po si Alfred Kirvin. Salamat po, Pa. Sa patnubay ng Diyos, sa ngalan ng aking buong pamilya, ipinangangako ko na ialay ko ang buong buhay ko para sa pinakamamahal nating bayang Pilipinas. Ako po si Ariel Kerubin, Filipino. Lagpas sa patapon na malainon, nalabis na naapektuhan ng bagyong Paeng, natanggap na ang kanilang financial assistance. May detalye sa balita niyan, si Nika Bautista.
Nitong October 4 na mahagi ng cash assistance ang National Housing Authority sa pakikipagtulungan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga labis na naapektuhan ng bagyong Paeng. Pinangunahan ang payout ng local government unit ng Malay sa pamamagitan ng Municipal Social Welfare and Development Office. Nasa 45 benepisyaryo ng naturang assistance ay nasa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program. Personal na dinaluhan ni Malay Mayor Folibar S. Bautista ang nasabing kaganapan na ginanap sa Balusbus, Malay. Nagbigay naman ng mensahe ang alkalde kung saan binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagkakaisa at katatagan sa pagharap sa mga hamon. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Patay ang driver ng tricycle matapos itong sumalpok sa nakaparadang tricycle sa may bahagi ng barangay Tambak ni Washington. Idiniklarang dead on arrival sa provincial hospital ang lalaking driver ng tricycle matapos itong sumalpok sa nakaparada ring tricycle sa barangay Tambak ni Washington itong ikasyam na Oktubre, bandang alas 6 ng gabi. Kinilalang driver na si Joseph Laura, 40 anyos, security guard at residente ng Sityo Tugbungan, barangay Puo, Kalibo. Kaugnay nito, nakatanggap ng impormasyon ng tanggapan ng MDRMO ni Washington na mayroong nangyaring aksidente sa naturang lugar. Kaagad na nagresponde ang mga miyembro ng MDRMO ni Washington at dito na natetnan na walang malay at hindi na tumutugon ng kanilang applyan ng CPR ang driver. Napagalaman na dahil sa lakas ng pagsalpok, kaya tumilapon pa ang driver sa hindi kalayuan sa kanyang tricycle dahilan upang magtamo ito ng malubhang sugat kung saan lumabas ang dugo sa kanyang tenga at ilong. At nang dali na ito sa ospital sakay ng ambulansya, ginawa ng MDRMO ang lahat para ma-revive ang driver, subalit pagdating sa Aklan Provincial Hospital ay idineklara na itong dead on arrival. RJ Briones, Kalibo Cable News. Karagdagang benepisyo para sa mga person with disability sa Malay, isinabatas na. May detalye sa balita niyan, si Nika Bautista. Naisabatas na ang Municipal Ordinance No. 558 Series of 2024 kung saan karagdagang benepisyo ang matatamasa ng Persons with Disabilities o PWDs sa bayan ng Malay. Ang nasabing ordinansa ay isinulong ni Sangguniang Bayan Member Alan Palma Sr. Kapag na-implementa, magiging 30 pesos lang ang kanilang pamasahe sa bangka, makakatanggap din sila ng 4,000 pesos na annual financial assistance at social pension sa may permanent disabilities. Bukod pa rito, mayroon din silang matatamasang Malay College Additional Educational Assistance at Burial Financial Assistance. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lugay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Rodal Nazaro Jr. mula sa Iloilo Double Radio Station, Pagasa, Visayas. Maayong hapon sa tanan ng pinakaulihi ng lakas ng panahon adlaw nga Webes, October 10, 2024. Northeasterly wind flow o ng hangin nga halin sa amihan na sidlangan ang nag-aapekto sa may extreme northern Luzon. Aside from that, wala na kita sang nakita nga inay weather disturbance sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Dili naman sa aton sa Western Visayas, magulgulumon tubtub magalumon nga kalangitan. Ang kaysa, may mga isolated nga mga pagulan, mga pangilad kag mga panaguob, labi na gid sa hapon kag sa kagabihon, tugas ang mga localized thunderstorm. Mahina tubtub sa maksarangan nga hangin nga magahalin sa amihan na sidlangan, tubtub amihan nakatundan ang kapangibabaw dili sa aton sa Western Visayas. Kasi diin, magadalas ang mga makanay tubtub makasarangan nga pagbalod sa aton nga kadagatan. Para naman sa forecast range sa aton nga temperature, generally yara sa 26 to 33 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw matunod karon sa alas 5:35 sang hapon kag magabutlak buwas alas 5:38. Amo na aton nga pinakalitest weather update. Para sa mga dugang nga impormasyon, bisitahan lang aton nga official website sa www.bagongpagasa.dwst.gov.ph kag pati na sa aton mga social media accounts. Halin diri sa Iloilo Doppler Radio Station, Pagasa, Visayas, DOST, Jose Rodel Nazaro, madamog na. Salamat. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.